Guys, magandang gabi po. Ngayon po ay gagawa po ako ng Oreo flow. Ibibigay po to ni Amo doon sa kabilang bahay sa kaibigan niya. Kaya lagyan natin ng extra namit. Charot. Ito na po yung Oreo na ginamit ko. Gagamitin ko pala. Anim po ito. Ganito po yung kalaki yung plastic na ginamit ko. Tapos, ito po, ilagay natin sa food processor para madurog-durog po. Gagamit po tayo ng condensed milk at saka wala tayo Nestle cream dito. Kaya yung ginamit ko is thin cream ng Arabic. At gumamit din ako ng evap para po ito ibabad ko. Ilagay ko yung cookies dito sa condensed bago ko ilagay siya sa dito sa paglalagyan sa lalagyan. Ngayon po start po ako mag idudurugin po natin yung cookies. Ano ba yan? Para hindi pa masira. So mag start na po tayo. Ito na po guys, nadurog-durog na po siya. Ilipat na po natin dito sa inti na lalagyan. At maglagay, ano tayo ulit, magdurog-durog ulit. Masarap pag maraming powder yung parang dinurog. Mag-start na po tayo. Gagamit po tayo ng gloves. Magpagugas naman po ako. Hindi ko alam guys kung ilang cream pong magamit ko kasi dalawa po ang gagamit. Ang gagawin ko, ito po isa at dito po. Ito po yung bibigay ni amo ko sa kaibigan at ito po yung dito sa bahay. Hindi ko alam kung magkano, pero may stock naman ako na condensed dito sa bahay. At ito. Hindi ko lang alam kung magkano. Magtansya lang po tayo. Mas maganda to kaysa ano, sa isang cream na sa lata. Ito yung ginagamit ko. Parang malinis na pagka-white na sa kanya. Clear na white pala. Malinis. Clear na white. Nilagay ko to siya sa ref guys para nga ano maglapot siya konti. Maglagay lang ako ng isang kanagatas guys. Isa lang. 1:2. Dalawang cream at isang condensed lang. Try ko lang kung medyo matamis ba. Kung medyo matamis, lagyan natin ulit ng cream.
guys, gamit po tayo ng gloves. Mapaghugas naman po tayo. Maluwag kasi. Large kasi po. Start na po tayo. Halo-halo. Lagay muna natin dito sa ilalim para yung cookies nilalagay natin matawag po. Mabasa. Mabasa. Kasi kahapon, isang araw, nabigay din dito ng sweet. Kaya, gumawa ko ng sweet para yung, ito yung Tupperware na to, yung plate na to, ibalik namin dun sa kanila, may laman eh. Kaya man na dumating dito, may laman, tapos pagbalik walang laman. Kaya, lagyan na lang ng laman. Kaya, ito na, isipan ko na gagawin. Tapos po, lagay po tayo ng ganito. Loblob natin po sa condense. Sa iba. Tapos, lagay lang po natin. Para po siya, para mabilis na lalambot yung Oreo. Medyo matigas kasi ito eh. So, ito na po tayo. Iloblob lang po natin ng konti. Tapos, maglagay po tayo ng powder. Gamit po tayo ng powder. Kamayin po na lang. Po siya first layer natin. Next po, maglagay po tayo ulit ng gatas. Anim na araw na po ng Ramadan ngayon. Medyo matagal-tagal pa mago matapos. Ipo na natin para malagyan yung iba.
pwede na to. Lagyan natin ulit ng biscuit para sa second layer. Nakalimutan ko, hindi ko nalublob sa gatas. O, sige, padahit patuloy na lang. Marami naman ng gatas eh. Ang condensed. Tsaka pa rin. At saka binababad ko siya ng 2 oras bago ko lagay sa ref para malambot, lalambot talaga yung cookies. Kaya pag gumawa ko nito, hinahayaan ko muna siya sa labas ng 1 o 2 oras bago ilagay sa freezer. Para mapapasok talaga yung gatas sa loob ng cookies kasi medyo matigas ang cookies. So, pinabandaran. Ay, tagyan na natin ulit ng powder. Kulang pa yung powder na dinurog natin. Ano tayo ulit? Maglagay ng gatas tsaka mag magawa ulit tayo ng cookies na powder kasi kulang eh sa pinakatap maglagay tayo nito. Powder na lang po, ilagay natin sa taas. Second layer na lagay natin. So, blend po tayo ulit ng biscuit. Tabi muna natin ito. At nagawa tayo ulit ng biscuit na powder. Durugin muna natin siya gamit ang rolling pin. Durugin na rolling pin to. Pakdo-pakdo na lang. Dalawa lang po maraming ito. Masya na ito siguro pag dalawa lang. Dalawa lang ang dudurugin natin. Nalaglag po yung rolling pin ko. So, blend tayo.
Ilagay natin siya dito para malagyan natin siya ulit. So guys, lagyan ko ng KitKat sa taas. Gusto ko lang to lagyan sa ng KitKat. Yung ganitong KitKat po. Gamitan ko lang ng ganito. Tigtirin na po natin. Yung design sa taas para. Tapos na po. Ito na po yung natapos natin. Kayaan lang po natin siya ng isa o dalawang oras po bago ilagay sa freezer. Bukas pa naman ito ihatid ng bata kasi curfew dito. 9:45 ng gabi na po dito sa amin. Kaya ito na po siya. Ating finished product ng co-case and cream na float. Balutan na po natin siya. Para na matakpan natin. Takpan natin ang plastic. Ito na po siya. Ready na po ito. Babalandaan natin muna. So ngayon guys, tapos na ako magawa ng Oreo float. So maraming salamat po. Sa susunod po ulit. Oras na po ng pahinga kasi 9:45 na po dito ng gabi sa amin. Pahinga. Tapos, gising na naman ng 12:30 para po mag-prepare din ng pagkain para sa suhor nila mamaya ng alas 2:30. Tapos, tulog naman po ng 5. Gising ng 11:30 or 12. So, maraming salamat guys. Please like and subscribe. So, maraming salamat po. Bye-bye!